Humarap sa media ngayon ang 411 idinawit sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. Mariin nilang itinanggi ang mga bintang laban sa kanila. May live report si Emil Sumangil. Emil, ano yung latest sa mga suspect? Maki, Atom, muling itinanggi ng mga kasama ng flight attendant na si Christine Dacera na may kinalaman sila sa pagkamatay ng dalaga na natagpo ang walang malay sa bathtub ng kanyang hotel room sa Makati noong January 1. Walang krimeng naganap para kina JP De La Serna, Romel Galido, Valentine Rosales at Clark Rapinan. Mga kaibigan ni Christine Dacera at kasama niya noong December 31 year-end party sa isang hotel sa Makati. Alcoholic drinks lang ang kanilang ininom. Hindi daw nakaluan ng anumang party drugs. Narito ang pahayag ni Valentine Rosales na kasama sa mga kinasuhan. I believe walang party drugs kasi first of all ako hindi naman ako nagaganon. And yeah, ang usapan, inuman lang kami doon. Emil, grabe rin yung pinagdaanan itong mga idinadawit. Alam mo, yan yung sinasabi nila. Pasensya na, pero kukontrain ko ng konti. Ah, yung sinasabi yung walang party drugs. Pwede, wala siyang dala. Pwede yun. Kasi speaking for himself. O kaya speaking for doon sa mga kasamahan niya. Eh, ang problema, may isang kwarto eh. Diba? Ang problema, may ibang mga tao na hindi naman nila kilala. So what if may dala, hindi lang niya alam? Diba? Yun yung sabi ko ngang, doon makikita mong ano eh, pag tinanong sila eh, ang galing din ng mga reporter eh, kasi bigla silang tinatanong eh, doon sa kabilang kwarto, alam nyo ba kung ano yung nangyayari? O, hindi nila masagot. So, hindi nila pwedeng matanggal sa usapan na walang party drugs na ginamit, di ba? Nga doon sa pagkamatay ni Christine, ano bang sabi nila? Sila, pwedeng sila wala, okay. Pero ba ay makikipagtulungan sa ginagawang imbestigasyon ng pulisya? At ano pa bang karagdagang impormasyon ang ibinahagi nila sa iyo? Atom, sa pamamagitan ng kanilang abogado, tiniyak nila sa press conference nila kanina na makikipagtulungan sila sa investigasyon, hindi lamang na Makati Police, kundi pati na ng PNPCIDG at maging ng National Bureau of Investigation. Sa kanilang kwento, Atom, sinasabi nilang hindi nanatili sa kanilang silid si Dacera. Ito yung room 2209. Tumawid daw, Atom, ang dalaga sa room 2207 at sumama sa isa pa nilang kaibigan na kinilalang si Edward Madrid. Atom, ito ang nagsabi na may ipapakilala siyang iba pang mga kaibigan na nasa silid na iyon. Ayon sa kwento, sobrang 5 beses na binalik-balikan ni Christine Dacera ang silid na ito hanggang sa siya'y sunduin na ng kaibigang si JP De La Serna. Ganap na alas 4 ng madaling araw. Atom, ayon kay De La Serna, hindi na niya halos makausap noon si Dacera. Diba? Ibig sabihin, pabalik-balik yung girl doon sa kabila na hindi naman kilala nung iba, na hindi nila alam kung ano nangyayari. So hindi mo pwedeng sabihin sabihin na walang naganap na drugs o di kaya walang naganap na pagsasamantala. Kasi nga, wala naman sila dun sa room. Binalikan na lang sila ng alas 4 na hindi na makausap yung babae. Yun yung sinasabi natin na sana naayos kung meron maayos na ano. Ay nako, kasi itong police na ito. Bit na niya ito mula sa hallway, papasok ng kanilang silid. Dumiretso raw si Dacera sa palikuran at doon na naglagi hanggang sa matagpuan na siyang walang malay kinaumagahan. Narito ang payag ng iba pang mga suspect. Nawala po siya sa paningin ko from room 2209. Then sinundo ko po siya sa room 2207 kasi alam ko nandun lang siya. So nung pumasok po ako sa room 2207, tinanong ko, where's Tin? Ganun po yung pagkakatanong ko. Then all of a sudden, hindi nagsasalita yung kabilang room kasi siguro ayaw nila malaman ko kung nasan si Tin. Pero nung nakita kong gumalaw yung curtain, nandun sa likod ng curtain si Tin, tinataguan niya ako. So after ng pangyayari na yon, kinuha ko si Tin palabas ng kwarto,
Then all of a sudden, si Tin, bigla siyang humiga. So ang nangyari po dun sa bigla siyang humiga, sinalo ko po siya. Mga 8 a.m., 8 p.m. Ayan ang ibig sabihin, tinataguan siya, siya ni Tin daw. According to sa lalaki, ha? Ay doon sa ano, sa nagsalita. Tinataguan siya. Ibig sabihin, gusto daw palabasin, ha? Nung lalaki, gustong mag-stay ni Tin doon sa mga kasamahan nila na hindi natin alam kung ano ginagawa. So parang ang dating, sinasabi nitong naka-gray, eh nagpapasaway to si Tin at ayaw pumunta doon sa kanilang kwarto na which is puro Becky. Gusto doon sa puro lalaki. Parang ganon, di ba? Kung ako, kaibigan mo, hindi kita pababayaan na pumunta. Ay nako, kung alam nyo lang. No comment. Hindi ko pababayaan ng kaibigan ko na mag-stay doon sa kwarto na puro lalaki. Kung yung kaibigan kong yun ay babae at alam ko nang lasing siya. Ha? May pananagutan din kayo dapat eh. 15 mga ganyang oras, nasa bathtub siya and she's waiting na masuka. Na nakagayin siya sa bathtub and then nasusuka siya, and alam niyang susuka siya, and then sabi ko, ano, kailangan mo tubig, inom, ganyan, so ina-assist ko siya ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya, bumalik ka na sa room, bumalik ka na sa bed after niyan, and then siya mismo nag-i-insist na doon na siya magpapahinga kasi ayaw niyang masuka sa bed, ayaw niyang maihi sa bed. Hindi masabi ng grupo kung ano ang nangyari sa kabilang silid kung saan nagtungo ng makailang beses si Dasera. Binanggit ng isa sa mga kaibigan ni Dasera na may isinumbong itong may inilaglag ang isa pa nilang kaibigan sa iniinom ng dalaga. Tumabi siya sa akin, then sabi niya, sis, parang I feel something, parang naiiba yung pakiramdam ko. I think mayroong naglagay sa drink niya, sabi niya sa akin. Then, dapat di mo na pinabayaan yun. Tinutukan mo na. Nandun ka na palagi kung kaibigan ka. So, who? And then, sabi niya, I think Mark. Gumanon siya sa akin. I think Mark. Then, sabi ko lang sa kanya, GAGA, kung ano nung pinag-iisip mo, sabi ko, ewan ko sa'yo, gumagano na ako sa kanya. Then, dinad na ako na siya, bumalik naman ako sa pagtulog. Yun, hindi ko na alam sulod na ano. Itong Mark na ito, please. Mark Anthony Rosales. Nako. Giit ng grupo, malakas ang kanilang ebidensyang wala silang kinalaman sa pagkamatay ng dalaga. Yan ang problema. Ito na problema. Alam nyo, ayoko kasi ano eh, wala kang kikwentang mga kaibigan. Ganun lang. Sa totoo lang ha, ito, hindi ko naman sasabihin, sige, wala kayong kasalanan, hindi kayong pumatay, wala kayong ganun, yun ang sinasabi ninyo, okay. Pero wala kang kwentang kaibigan. Alam nyo na palang ganun eh, may sinabi na oh, hindi man lang ninyo, ay, dapat bantayan ko na ito. Dapat ganito. Yun lang sa akin ha, sa tingin ko. Okay, hindi ko kayo itong mga nagsasalita na ito. Pwede na hindi naman talaga sila ang pumatay, hindi naman sila ang gumahasa kasi nga baking nga sila kahit nakikipaglaplapan. Pero the mere fact na kasama niyo yan, kaibigan niyo yan, close niyo yan, alam niyo nang lasing, alam niyo nang may sinabi sa inyong ganyan, pinayagan niyo pang magpabalik-balik dun sa kabilang kwarto. Sana kung... Ay, nako. Ewan? Sa totoo lang, nakakainis. Ha? Ayan, sabi ni Sana, nagsabi na pala. Oo nga eh, yun na nga eh. Nagsabi na pala eh. Hindi mo ba binantayan? Ay, nako. Napakaano eh. Ay. Kailangan daw nila ng Inspector Colombo to solve the case. Baka kailangan nila si Adrian Monk. Kilala niyo yan? Negligence on their part as friends. Oo, grabe. Hindi ko nga matuturing na kaibigan to eh. Yan yung sinasabi kong kaibigan lang kasi maganda ka.
Yun. Kaibigan lang kasi hindi pa ano eh, ito ah, may mga lapses eh. Ito, kukuwento ko lang naman yung mga lapses ha. Hindi ko sinasabing ito yung totoo, ito'y aking opinion lamang. Ito'y kuro-kuro ko lamang. Kaya din, sa tingin ko, matigas si Sinas na sinasabi niyang may naganap na panggagahasa. It's because meron siyang alam na hindi sinasabi nito, itong apat na ito sa publiko. Yun ang problema ko eh. Halimbawa, yung 16, hindi nila sinasabi. May sinabi kasi yung abogado nung ano eh, yung abogado nung pamilya ni Christine. Sinasabi yung 16. Itong apat din naman nila sinasabi kung ilan. Pangalawa, meron pa nga sinasabi doon na may basketball player pa nga daw. Hindi rin nila sinasabi ito. Ibig sabihin, itong apat na ito ay naghuhugas kamay lang sa sarili nila. Which I understand. They cannot talk or they cannot defend others. They must defend themselves. That's the advice of the lawyer, which is dapat naman talaga. Hindi ka naman dapat magsalita para sa iba. Sabihin mo lang kung ano yung nalalaman mo, personal knowledge mo. Basta kaming apat, nandito kami sa room, mayan pa daw silang ginagawa-gawa, nagigigames, parlor-parlor games sila. Ewan ko, nagkukulutan yun. Joke lang. Basta nagpa-parlor games daw sila. So, ibig sabihin, now, they are telling these things not to clear the case. They're telling this case, these things because they want to clear themselves doon sa sinasabing sila yung suspect. Okay? Yun yung maliwanag. Pero in terms sa ano talaga ang totoong nangyari, kung meron bang drugs, kung meron bang panggagahasa, it's too early to say na wala. It's too early to say na meron. Pero as of now, ang pulis ang may hawak ng ebidensya. Yung nangyari sa kabilang room, wala ni isa ang nagsasalita. Oo, kasi nga hindi pa nga sumusuko. O hindi pa nag-a-appear. Sabi nila willing daw sila magpa-drug test pero itatanong pa nila sa abogado nila. Sabi nila yan ha? Tingnan nyo. Sige, baka naman ito ang sinabi nila. Kasi tinanong sila ng reporter eh, willing daw ba kayong magpa-drug test? Oo, basta pinayagan daw sila ng abogado nila. So, masadaling salita, hindi pa rin. Para sa akin po, o sarili ko opinion, wala po. Kasi wala akong nakita, wala akong kahit na ano, nakita. Yung iba po? Wala. For me, wala. I believe walang party drugs. Kasi first of all, ako hindi naman ako nagaganan. And oo nga, ikaw! Paano yung mga ibang nasa kabilang kubol? Yeah, ang usapan, inuman lang kami doon. Like that, so... Masabi ba natin na kayo sa inyong apat, nasobrahan sa inyong? Yes po. Feeling ko yes po. Hindi niya nakaya. Yes po. Kasi when I arrived there, 10, nauna na sila eh, umiinom na sila. Ako kumain pa ako. Kasi parang sabi, humabol ka. Sabi ko, wait lang, kumakain. Kakain muna ako. Wala naman yung chan ko eh. Pero siya may hawak na siyang wine glass. Tapos, ewan ko, yung iba parang medyo tipsy na. So sir, are all four of you willing to undertake a drug test kung sakasakali pong hingin ito ng mga otoridad? Yes po. But of course, with the consent of our lawyer. Yes daw, pero with the consent of their lawyer. Tatanong nyo pa sa'yo. Sa tingin mo yung lawyer, magsasabi na, okay. What's up mga tropa peeps?